Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkababag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang salitang nagkatawang tao at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag ng iyo sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligaling. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Mayaman na noon si Abraham. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Si Lot, na laging kasama ni Abraham, ay marami na rin tupa, kambing at baka. Meron na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastolan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Doon, ang mga Kananeo at Pereseo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, "Hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti, maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila." Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon
at ng lupain ng Ehipto. Nooy, hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan, namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupain na tatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng likabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyay ibibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. At itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Jesucristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan. Sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos.
Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan, ay palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Ha? Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, ay umuulan kahit El Niño. Amen? Salamat sa Diyos, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Poong Nazareno sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Sabihin nga ninyo, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Bayo, ay totoo yun. Aba, ay madaling maging tao. Kayo bagay may ulo? Huwakan yung ulo nyo. Yan. Kayo kayo may mata? Ayan. May tenga? May raon? Balikat? Yan. Kayo kayo may paa? Madaling maging tao. No? Itsura pa lang. Tao. No? Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan di ba itsura? Ayan. Tao. Subalit, tayo sinasabihan, mahirap magpakatao. Bakit? Ay sapagkat tayo ay iba-iba ng ugali. Iba-iba ang pinanggalingan. Iba-iba ang ano? Iba-iba rin kung papaano tayo pinalaki. No? Kaya tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoong Jesus ng gininto ang utos. Ano yung gininto ang utos? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ang utos na ito ay hindi bago, no? Sapagkat bago ba dumating ang Panginoong Jesus ay mainauna nang nagsabi nito sa katauhan ni Confucius na isang Chinese philosopher na ang sabi niya ay ganito, huwag ninyong gawin sa inyong kapwa ang ayaw ninyong gawin nila sa inyo. No? Negative ang dating. No? Do not do unto others what they do not want them to do to you. Subalit ang Panginoong Jesus ay positibo ang pananaw. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais gawin nila sa inyo. Ibig lang sabihin nito, kung ikaw ay mabuti sa iyong kapwa, kabutihan din ang isusukli sa atin. Amen? Subalit kapag masama ang ginawa mo sa iyong kapwa, huwag kang mag-expect na gagawan ka rin ng kabutihan. No? Kaya nga sabi dito sa unang bahagi ng ating mabuting balita, huwag ninyong ano, ibigay sa mga aso kung ano ang banal. Huwag mong ibigay sa mga baboy ang inyong mga perlas. Bakit? Yan ay yuyurakan lamang nila. Yan ay ano, tatapak-tapakan lamang nila. Dito'y pinapaalala ng Panginoong Jesus, no? Na yung mga pag-uugali natin, yung magaganda values natin, ay huwag natin ano, huwag natin isasantabi.
yung mga mabubuting asal, yung mga mabubuting mga gawain natin, huwag natin isasantabi, ipagpatuloy natin yan. Sapagkat yan ay isang pamamaraan ng pagiging makatao sa ating kapwa-tao. Subalit na sasabihin niyo sa akin, Padre, ay mahirap. Abay, totoo nga naman. Abay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sino ho dito ang may utang, taas ang kamay? We, walang tumataas, taas ang kamay. Ay, nagmimisi tayo ngayon sa Quiapo. Ang sabi ni Father, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ay paglingin mo sa likod, aba, ay yung pinagkakautangan mo, babatiin mo. Ewan ko lang. Tapos, pagdating mo naman doon sa iyong kanan, ay nakita mo yung chismosa ng bayan. Babatiin mo na peace be with you. Pagtingin mo naman doon sa iyong kalawa, yun namang may utang sa'yo, babatiin mo? Ay napakahirap, Padre. Totoo nga, no? Kaya nga sabi sa ating ikatlong bahagi ng ating mabuting balita, sikapin ninyong pumasok saan? Sa makitid na pintuan. Bakit? Yung makitid na pintuan na yan ay yung mga ginagawa nating tama. Sapagkat, anong mas madali? Gumawa ng mali o gumawa ng tama? Gumawa ng mali ay halimbawa, taas ang kamay na mga may high blood dito, taas ang kamay. Ayan, nagtaasan din. Salamat sa Diyos. No? Kayo kayo may maintenance. Meron. Ay, niregalohan ko kayo ng chicharong bulaklak, chicharong baboy, no? At saka lechon, galing Cebu, ay kalutong. Aba, kakainin ninyo. May maintenance ako, Father. Kagaling. Ay, alam ng bawal. Father, tikim lang. Maliit lang. Katitikim mo ng katitikim. Ayun. Anong nangyari? High blood ka na naman. Tapos ay sasabihin nyo, Father, may maintenance. Hindi kaya ng maintenance ang katigasan ng ulo natin. Yan ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. No? Pumasok kayo sa makitid na pintuan. Bakit? Ay sapagkat ang tayo hirap na hirap pumasok diyan. Kahit sa paggawa ng kabutihan, sa pagiging makatao, ay hirap yan. Pero tayo hinahamon ng Panginoong Jesus, gawin natin yan sapagkat yan ang makabubuti. Amen? Anong sabi sa aklat ng Genesis sa ating unang pagbasa? Si Lot at si Abraham ay magpinsan. Sila ay magkamag-anak para silang may kaya sa buhay. No? Pero ano nangyari? Yung tauhan ni Lot, yung tauhan ni Abraham, laging nag-aaway. At syempre, huwag mong sabihin na hindi sila apektado. Apektado sila. Pero anong sabi nung ni Lot? Alam mo, tayo magkadugo. Tayo ay magkamag-anak. Ay napakahirap po ko na tayong dalaway, yung mga tauhan natin ay nag-aaway. Kaya tayo maghiwalay para maiwasan ang gulo. Tayo maghiwalay para magkaroon ng kapayapaan. Minsan sa ating buhay, kailangan nating magdesisyon para maging maayos ang mga bagay-bagay. Kung minsan ang mga desisyon na ito ay napakasakit. Subalit kung ito'y para sa ikabubuti, gawin natin. No? At tama naman na nangyari kay Abraham, no? Siya'y pinagpala ng Diyos. Bakit? Naging makatao siya kay Lot. No? Masakit sa kanya na humawalay sa kanyang pinsan. Subalit, alang-alang sa ipagkakasundo ng kanilang mga tauhan, sila ay naghiwalay. Amen? Ayun din ang hamon sa atin. No? Tayo tinuturuan na laging gawin ang mabuti para sa ating kapwa-tao. Bagamat mahirap, iyan ang tama. Bagamat masakit, iyan ang nararapat. No? Parang ganito ho yan. Kayo ba'y nakakain na ng ampalaya? Uy! Nakain na ampalaya. Ay, anong lasa ng ampalaya? Mapait. Ano? Parang love life mo, mapait. Ano? Oh. Kaya yung tinan ninyo, alam nyo ba ang bahay ko ba? Uy!
Oh, natutulog na kayo na ulan eh, kay talaga eh. Oh. Ay sa bahay ko bubaga ay may ampalaya. Wala, bakit? Ay mapait. Father, mapait. Aba. Kahit yan ay mapait, sa mga merong diabetes maganda yan. Na. Sa mga taong may high blood maganda yan. At sa mga taong mababa ang vitamin A, pwedeng-pwede ang ampalaya. Mapait, pero nakabubuti. Ayan ang tinuturo sa atin. Ay, Father, ay mahirap talaga. Wala naman lahat naman ng bagay na mahirap. Kaya tayo pumupunta sa mahal na ina, no? Sa nanay ng Panginoong Jesus, no? Sapagkat sa isang tradisyon, ninikapistahan ng mahal na birhen, ina ng laging saklolo, no? Ay, tayo tinuturoan ng mahal na birhen, sumunod kayo lagi sa sinasabi ng aking anak. Ay, ano ba lagi sinasabi sa atin ng mahal na pong Nazareno? Eh, di ba kayo laging gumawa ng mabuti? Di ba? Maging makatao tayo. Di ba? At yan ang babaunin natin. Ano? Ay, kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong hapong ito, no? Bagamat maulan, ay tayo hinahamon, no? Tayo ay magsumikap gumawa ng mabuti. Magpakatao sa ating kapwa-tao. Iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng pinanggalingan. Subalit, tayo'y hinahamon, lakihan mo ang puso mo. Sapagkat, kung mabuti ang ginagawa ko sa aking kapwa-tao, kabutihan din ang isusukli sa akin. Subalit, kapag masama ang ginawa ko sa kanila, ay masama din ang maisusukli sa atin. Humiling tayo sa mahal na pong Nazareno at sa mahal na inanalangin sa klono na tayo tulungan sa ating araw-araw na buhay na laging magsumikap gumawa ng mabuti. Amen? Kaya, tingnan mo ulit ang iyong kapwa. Ah, tingnan mo ulit ang iyong katabi. No. Tingnan mo katabi niyo. Huwag akong tingnan dyan. Wala akong katabi. Yo, tingnan mo katabi ninyo. Sabi mo, kaibigan, magpakabuti na tayo. Hilingin natin ang tulong ng Poong Nazareno at ang ina ng laging saklolo para tayo ay maging mabuting deboto at Kristiyano. Amen? Kaya, di pa ko tapos. Sabi niyo, kaya gumising ka na, tapos na si Father. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makiipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at iyong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhayin muli ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Amang nasa langit, likahin mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa. Tulad ng pagtatangi mo sa kanila, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
balak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan kami na may makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paghiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng anghel ang sisiawit at papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng katagalaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang lagalap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kaawaan at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghe mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayin rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristong kuya ko, akal.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakinabang sa katawat dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugo na natanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkod lang bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa iyong pagdalo sa banal na misa at salamat din po sa inyong pakikisa sa banal na misang ito. At nawa sa inyong pag-uwi, gabayan kayo ng mahal na poong Jesus Nazareno. At ako din po ay inyong isama sa inyong mga panalangin sapagkat ngayong araw hindi pinagdiriwang ko rin ang aking kaarawan. Ako'y nagpapasalamat sa poong Nazareno at ako'y binigyan niya ng panibagong buhay. Ako'y naniniwala sa himala ng poong Nazareno at ako ay nabigyan ng isa. Kaya huwag tayong manghihina ang loob, magdebosyon sa poong Nazareno. Amen? Tuloy-tuloy lang, may awa ang Diyos, tutulungan niya tayo. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alis at ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nazareno.